Yan ang Manila Cathedral, isa sa pinakamatanda, maganda at makasaysayang simbahan sa Pilipinas. Ngunit limit sa kaalaman ng mga turistang bumibisita dito ang sikreto sa ilalim nito. Halina't samahan niyo kong alamin ang mayamang historia ng Manila Cathedral. Ito si Kuya Ramil, isa sa mga empleyado ng Manila Cathedral, at sasamahan niya tayo sa araw na ito. Na-establish yung Manila Cathedral noong 1571. Pinaka-memorable dito yung historic, yung facade. Kasi yung facade na yan, yan yung original facade from the Seven Cathedral. So after nung gera, na-retain yung facade na yan. Kung makikita niyo yung eight structure ng cathedral ngayon, ito ay under the supervision of Cardinal Santos and a notable Filipino architect, Fernando Ocampo. So sila yung nag-design, pati nag-ayos, Baroque architecture yung pinamit nila. And then, part of it was the Manila Cathedral Crypt, na kung saan nakalibing yung mga previous Archbishop ng Manila. At ito ang hagdanan patungo sa ilalim ng sinasabing crypt kung saan nakalibing ang dating mga arsobispo dito sa Manila Cathedral. Si Archbishop Miguel O. Doherty ay ang huling hindi-Pilipinong arsobispo, at ito ang kanyang iba pang nagawa. Si Bishop Gabriel Reyes naman ang unang Pilipinong arsobispo sa bansa. Siya naman ang si Cardinal Santos naman ang kauna-unahang kardinal sa Pilipinas. Bukod dito, siya din ang bumuhay sa pananampalatayang Kristiyano matapos ang World War II. Sa dami ng nagawa ni Cardinal Santos, nabansagan siyang the cardinal that walked the talk. At mapalad nating makakapanayam ang isa sa mga kaapu-apuhan ni Cardinal Santos. Siya si Victor Santos, taga Bulacan. So nung bata pa ako, nung sinasama ako ng father ko, base rin sa kwento niya, kaya kung daw namin naging kamag-anak yon, yung lolo ko, pinsan ni Cardinal Santos. Isa pa sa mga kinikwento niya na si Cardinal Santos daw, nung panahon ng hapon, tumutulong sa mga Amerikano at saka Pilipino para maikubli yung sa mga hapon. Isa pa sa mga nakalibing dito ang tinaguriang bayani ng EDSA Revolution, si Cardinal Sin, isang Filipino-Chinese na kardinal at sinasabing isa sa mga utak ng People Power Revolution nung panahon ng mga dating Pangulong Marcos at Erap. Minsan pa'y nabanggit niyang magiging Santo Papa si Albino Cardinal Luciani, kung saan naging Pope John Paul I nga si Cardinal Luciani. Maraming salamat po sa pagtutok, at naway marami kayong natutunan sa mayamang istorya ng Manila Cathedral. Ako po si Von Santos, ang inyong lingkod. Magandang araw po.